So, pinag-uusapan na namin ni na Kuya Joko nung ano eh. Sino yung sa panahon yung pinaka malakas manira? Ang mga na binigyan ako ng ano, ng bininyagan ako. Binigyan. Yung, ano, tatlo sila eh. Tatlong nagpahirap. Tatlong nagpahirap sa akin eh. Okay, sino-sino yan doon? What's up mga idol? Welcome na naman sa aking channel, Bulero. So dito muna tayo sa PB Moto Club kasi magandang topic to kasi in-interview nila Idol Rico tsaka ni Idol JJ. Si The Trigger Man, Alan K. Dick. So maganda yan kasi veterano eh. Yan yung mga gusto kong istorya sa mga veterano kasi iba nga yung mga laruan dati mas physicalan, mas talagang sakitan. So nakalagay dito is Alan K. Dick, The Trigger Man, pinaka-visit na player. So, syempre, pinaka-nahirapan siya, syempre. So, tingnan natin kung ano yung sinabi niya dito, kung sino yung pinaka-visit. Tara, samahan niyo ako sa mga hindi pa nakapunod to. Dito to sa PME Moto Club, Team Amazing. So, supportahan niyo yan. Syempre, ako, supporter ako niyan, kaya napapanood po sila eh. So, tara, samahan niyo ako. Istorya ni Alan K. Dick sa mga questions. So, tara. Game. Ano, mas nakilala doon ako nag-umpisa, doon nag-start yung game. Ano, curious sila sa kikinig talaga. Oh, dami kasi viewers. Pinag-uusapan na namin ni na Kuya Joko nung ano eh. Sino yung sa panahon si Joros. Malakas manira? Alam talaga ni ano eh ni Joros eh. Siguro si Joros mga kaidaran ko rin to si Joros. 30 plus mga ganyan. Tingin ko lang ah or wala pang 40 siguro to. So kaya yun talaga eh. Panahon dati, yun talaga. Ayun ang una-una mong ang latakbo sa isip mo. Yun. Gano'ng ka-physical, sino yung mga talaga, tirador. So, dito sasagotin ni Coach Alan K. Dick. Ayun na, sagutin mo. Well, ako, inabutan ko nung time na yung first generation, sa first generation, ano? Abutan ko yun eh. After Mika? Noon yun naman. First generation! Hindi ko alam yun ah. Si Joros alam yun, after Mika. Ibig sabihin, bago pa PBA, meron na pala dati. Mika, yung league. Mika pala yung pangalan nun. Yung PBA, yung first generation ng PBA. Maganda to, panoorin nyo kasi yung mga, magkakaroon kayo ng mga, malalaman nyo yung mga history dati, magkakaroon kayo ng idea. Kaya ako pinapanood ko rin tong sa PBA Moto Club eh. Medyo naabutan ko yung ano nila, yung last remaining years na paglalaro nila. Ang mga na binigyan ako ng ano, ng bininyagan ako. Sina Big Sanchez, Sarang. Hindi ko kilala yun ah. Rudy Distrito. Ayan. Yun, naririnig ko yun. Yan. The Destroyer. The Destroyer. Yan, naririnig ko yan. The Destroyer. Kasi bata ako. Elementary, high school. Yan yung mga naririnig ko, mga tirador ng ano, sa basketball sa PBA. Talagang pag sinaktang, pagka pinal ka, talagang parang hindi ka natatayo. Parang ganun nung kwento sa akin, ng mga matatanda sa akin. Sorry. Talagang ano pala talaga. Totoo pala. Curious na name nung araw na medyo, hindi naman dirty. Ano lang, sino isa? Distrito. Ay, yun, naririnig ko yung Rudy Distrito. Pompey Alulod. The Destroyer. Ay, yung kalala yun. Alulod. Curious na name nung araw na medyo, hindi naman dirty, but tough. Yan. Kasi may mga nabalitaan kami nung palahon, puso pa rin yung mga nandudura kapag lay-layout. Oo. Ganon ka. Yes. Onsi sila pros yun. Ang masama nun, hindi ba nag-compress yun? Hindi ba yan doon? Mabuti lang, kakampiro si Onsi. Onsi sila pros. Ayun. Yan, si Onsi. Mababait siya, kumpare ko yan. Okay. Yes. Coach, dahil may mga celebrity tayong kasama dito at marami tayong celebrity viewers. Celebrity crush tayo. Forward natin daw, forward natin. Yeah. Hindi natin ano yan, basketball din. Marian Le... Oh, come on. Ito pa ako as assistant coach at saka as team manager. Oh, so as a player, limang championship. Ay, ulit ko sa inyo, mahirap makaisa sa PBA. Gusto ko yung interview mo mamaya kay Rez. Ano, sabi mo? May tanong pa dito eh.
Favorite as in ano, dahil teammate ko? No. Meron pa dito na ano yung mga player na parang tirador din eh. Hindi ko maalapin ko ah. Yes! Hey! Natawag ko kay Coach A dahil coach namin siya sa Ginebra. Okay? Baka ano ah, baka malito kayo. Favorite mo na kalaban dahil lagi mo lang siyang sinushutan. Na player, na player. Player? Oo. Oh. Mabigat na okay lang coach. Tapos naman na tayo mag-basketball, may muna sagutin. Yung pag siya ang kalaban, pag siya ang kalaban, easy basketball. Document na lang ako. No comment. Hindi natin pipiliin, inuulit ko. Pero, meron tayong nahirapan tayo na kalaban. Yan. So, sa mga hindi nakakalala kay Coach Alan, kay Dick, yan to, shooter, ano to, kinatatakutan sa, ano to, kilala to sa Asia dati, nung panahon nila. The trigger man talagang, grabe ito sa 3-point. Alam ko, pinakamataas na points niya is 81 points eh. 17 3-points kung di ako nagkakamali. Pero ako nandito yun, alam ko eh. So, tuloy natin to. Yeah, kasi compliment yan. Yeah. Okay, go. Tatlo sila eh. Tatlong nagpahirap. Nagpahirap. Okay, sino-sino yan? Isa si Dante Gonzalo. Hindi ko na naabutan to. Pero, kilala ko to kasi naging kapitbahay namin to sa Pandakan. So, naging kaibigan din ng AirPods ko to. Naging kaibigan ni Papa, kaya kilala ko to dance. Yung mga anak nito, anak or pamangkin, medyo nakalaro na rin dati. Malalaki rin mga bata. Pero siyempre, iba yung ano eh, yung nakaabot ng PBA, yung galing eh. Kaya mas magaling siya. Ito yung Dante Gonzalo. So tuloy natin. Algo, Ginebra, si Glenn Capasso. Magaling din dumpensa yun si Glenn Capasso. Saka medyo magulang din yun eh, Glenn Capasso. Glenn Capasso. Isasama ko na rin dyan si Ray Evangelista. Isa pa yun. Ay, totoo ko. Nahapan din ako defensive sa kanya. Oo, galing din. Ray Evangelista. Si Councilor Ray. Yep. Sa ano rin yun? Sa Pure Foods. Kaliwete. Magaling din dumipensa yun. Magaling din. Ayos ah, mga talagang defender ah. Yung Gonzalo lang hindi ko napanood. Naabutan. Pero yung Glenn Capasso, medyo naabutan ko pa yun. Tapos si Ray Evangelista. Nung mga 90s. Ganon eh. Tapos mga early 2000. Okay, coach. So, yun na lang muna. Kasi yung mga nakalagay lang naman dito yung mga player na pinaka-visit na player. Nakita nyo naman kanina eh. Basta yung mga player na hindi niya nahirapan siya. Or nagpahirap sa kanya nung mga ano niya, mga days niya, yung mga PBA days niya. So yun. So atingin ko na lang to, abangan niyo yung meron pa akong nakita, meron pa akong history dito na magandang maging topic. So hanggang dito na lang. Abangan niyo na lang mamaya ulit yung video. Hanggang susunod ulit. Peace.